Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up guys? Welcome back to my channel. Update na naman tayo ngayon guys sa To Have and To Hold. At alala lang po na bawat ano post ng mga video nila. So ito na nga guys, si Dom ay tumawag siya kay Gavin kasi natanggap na daw niya yung in-order niya sa online na Crib Mobile. At tinanong niya kung pupunta siya doon kasi i-assembly daw nila sabay yun. Pero tinanggihan siya guys kasi busy siya sa restaurant niya. So okay lang daw sabi ni Dom. At yun na nga guys, naalala ni Gavin noong bago pa sila kinasal at doon sila sa restaurant ni Gavin at sinabi ni Gavin na gagawa daw siya ng 15 branches sa restaurant niya at 15 babies daw. So sinabi ni Dom na isa lang daw muna at palakihin daw muna yung baby at saka na gagawa sila ng ibang branch. So okay lang daw yun at siya daw ang first customer. So, ano ba daw ang order niya? So, yun na nga guys, ay keys daw na unlimited. May lalaki guys na dumating at sinabi niya na, oh pare, ano ba yun? Bakit andito ka? Yung sa annulment pala nila guys, ay sinabi niya na next month na daw ang hearing. Doon tayo kay Dom guys. Itong si Raquel ay pumunta doon sa kay Dom at binigay niya yung letter sa annulment nila. So itong si Dom ay nalungkot siya guys kasi sinabi niya na masaya na daw si Gavin at ayos na daw siya at panahon na daw na tanggapin niya at until doon na lang daw and there is a time na sana na magbabago daw ang isip ni Gavin at hindi na siguro yun magbabago. So sobrang sakit sa kay Dom guys. Si Raquel ay palaging nag comfort ni Dom kung meron siyang problema. So itong si Gavin guys ay may lagnat siya at pumunta doon si Dom para alagaan siya at nilagyan siya ng towel dito sa noo at nagluto siya ng pagkain. So nang gumising si Gavin ay sinabi niya, oh andito ka pala, anong ginagawa mo dito? Nalalaman daw niya kay Gracie at mami daw sana niya ang pumunta pero siya na lang daw para maalagaan siya. Sinabi ni Gavin na akala daw niya na panaginip lang. Kain ka muna. Sinabi ni Gavin na mamaya na lang daw siya kakain pag aalis na siya pero hindi aalis si Dom pag hindi daw siya kumakain kasi para maka-take na siya ng gamot niya. So, sinubuan siya guys at sinabi niya na ako na. At nag-usap sila. In a few weeks ay busy daw siya at sinabi ni Dom na huwag daw isagad ang katawan niya. Dapat daw na mag-rest siya at hindi lang daw trabaho ng trabaho. Sinabi ni Gavin na nakausap daw niya si Jeremy at about sa annulment nila. Sabi ni Dom na okay lang yun at don't worry, okay lang ako. At sinabi ni Gavin na huwag ka nang mag-alala kasi iuurong daw niya at tsaka na lang daw yun pag after sa pregnancy niya kasi nag-alala siya na sa pregnancy niya at sobrang na-stress na daw siya. Okay lang naman daw siya kasi yung pregnancy niya ay hindi na daw siya nag-morning sick. Thank you na rin si Dom sa kay Gavin at hinawakan ni Dom yung kamay niya. Biglang umuulan ng malakas guys at
sabi ni Dom na huwag kang mag-alala kasi mag-drive naman daw siya sa car. Sinabi ni Gabby na, wait, kinuha niya yung jacket guys at pinasuot niya sa kay Dom kasi ayaw daw niya na ma-wet daw yung baby niya at pati na si Dom. So, habang sinusuot ni Gavin yung jacket sa kay Dom guys, ay hindi pala nila na malaya na dumating itong si Erica. Nag moment muna sila sandali guys at nag eyes to eyes. Sumuntik na sila, nagkahalikan guys. At nakita ito ni Dom. So, lumayo na siya konti at sinabi ni Erica na, o bakit nandito ka? Ano ba ang ginagawa mo? So, sinagot siya ni Dom na may lagnat si Gavin at inaalagaan daw niya. So, ginaganyan niya si Gavin, o may lagnat ka? May sakit ka ba? At okay na daw siya at wala na daw siyang lagnat. Lumabas na si Dom guys sa door at itong si Gavin ay nakasmile siya sa kay Dom at si Dom din ay nakasmile kasi yung relationship nila ngayon guys ay okay na sila at closeness na sila at parang nagsiselos yata si Erica sa kanya. Sabi ni Gavin na mag-ingat ka sa pag-drive. Sabi niya kay Erica about sa annulment na hindi daw muna niya ituloy. So, paano yan? At don't worry daw kasi temporary lang yun kasi na-stress nga daw si Dom sa pagbubuntis niya. So, doon nga guys natulog si Erica sa apartment ni Gavin. So, habang nasa bed na sila guys, ay wala silang kibo guys at hindi sila nag-uusap. Itong si Erica ay nag-iisip siya guys about yung sinasabi ni Gavin na sa annulment. Isip si Erica noong pagdating niya na yung nangyari sa kanila ni Gavin at ni Dom. So, ganun din si Gavin guys ay nag-isip siya about sa annulment nila at hindi siya nakatulog. So, hanggang dito na lang po guys at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutang pindutin nyo na ang notification para maka-update kayo sa mga next post ko. So, thank you for watching guys! Bye-bye!